Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, unang kabanata. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo para sa iglesia sa Tesalonika na nasa Diyos na ating Ama at nasa Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at ang kapayapaang mula sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga, ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ang lahat ng ito'y nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patotoong ipinahayag namin sa inyo. Dahil dito, lagi namin kayong idinadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawaing ibinunga ng pananampalataya. Sa gayon, mapaparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawang Tesalonika, ikalawang kabanata. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa naggaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay gumagawa na ang hiwaga ng kasamaan at
mananatiling ganyan hanggat di naaalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail. Bubugahan niya ito ng hininga mula sa kanyang bibig at pupuksain sa pamamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo mismo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin at dahil sa kanyang kagandahang loob ay nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at magandang pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban para sa lahat ng mabuting gawa at salita. Ikalawang Tesalonika, ikatlong kabanata. Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangala ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masasama sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Ngunit tapat ang Panginoon, Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagang nagmumula kay Kristo. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ninyo ang sinumang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man nang walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay.
Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Maaaring mayroon sa inyo dyan na hindi susunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya ay mapahiya. Ngunit, huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pagsabihan ninyo siya bilang kapwa mananampalataya. Ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Sumainyo nawang lahat ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo.